mas okay yung si Afam ang unang bibisita na ikaw ang imi-meet. Nakapunta na si Afam sa Pinas ba? So may idea na siya. Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan at nag-share ng inyong mga ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sa mga bago, welcome sa inyo. Sana marami kayong matutunan mga best dahil para din yan sa inyo. Ano naman para sa ito? Parang talagang sumisingin ito. So shoutout sa inyo. Sa mga bago pala na hindi pa nakapag-subscribe, welcome mga best. Sana huwag kayong matuliling mag-subscribe ng ating channel, ganong factor. At huwag kalimutang pinutin ang mga bell button dyan. Bell button dyan best, para ma-update ka sa ating mga bagong upload. At alam na, sana huwag kayong matuliling i-share ng ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas na ganito best. Ano ta? Na yung order sa sino ka? Maraming salamat sa inyo mga best. Biglang kumalmat. Shoutout sa inyo mga best. And today's video, sana okay kayong lahat dyan best. Ang lola nyo may sipon, sipunin best. Hindi rin ako lagi nakapag-upload mga best dahil may trabaho din ako. Pag ganito lang na walang pasok at hindi masyadong busy, ganun, kaya ginawa ko yung ganito. Pero hindi naman pwedeng unahin ko. Balansi talaga ang dapat best. Sa ating buhay, ganun, kailangan balansi lahat. Yung oras, kailangan may oras ka sa trabaho mo, sa family mo, kung ano yung most importante. Yung pagbablog natin, nag-i-enjoy talaga ako dito dahil natutuwa ako na may natulungan akong ganit simpleng bagay. Kahit papaano nakapag-share ako ng mga ganitong paraan. So, pinag-pray ko din yan kay Lord dati na, Lord, ano bang bagay sa akin? Kasi parang may kulang sa channel ko. At ganito na lang yung nalaman ko. Maraming salamat sa inyo mga best. Uy, anatag. So, today's video, magbasa ko sa isa sa nag-comment dito. Shoutout sa iyo, best. Chismusa ka talaga. Dahil sinabi. Sinabi, parang may sumingi talaga. Shoutout sa iyo, best. So, magbasa ko sa isa sa nag-comment dito sa ating mga comment section sa ating mga videos. Shoutout sa iyo, best. Alam mo sino ka. Dear Ate Sally, may tanong lang ako. May boyfriend ako na taga Canada. Gusto niya akong kunin. Pero di namin alam kung saan kami magsimula para makuha niya ako dito sa Pinas. Nakapunta na rin siya dito sa Pinas isang beses. Maraming salamat sa iyo, best. Kala ko mayroon pa eh. May iksi lang pala. Migra factor. Una sa lahat, gaano na kay katagal, best, ng afa mo? Gaano na kay katagal? Kung bago pa lang, huwag kayong masyado maniwala sa mga afam niyo, best. Kahit gaano kaganda yung sinasabi dyan, maraming afam na magaling magsalita, wala sa gawa. Tandaan niyo yan. Sabi mo, gusto kanyang dalhin sa Canada. At hindi nyo alam kung paano kayo magsimula. Magsimula muna kayong kilalanan ng isa't isa. At mas okay yung si Afam ang unang bibisita na ikaw ang imi-meet. Nakapunta na si Afam sa Pinas ba? So may idea na siya. At wala siyang dapat ikarason-rason dyan na hindi siya pwede pumunta ng Pilipinas dahil walang vaccine. Katunayan yan, galing na siya dyan. So may experience na siya. So ngayon na nakilala ka niya, so mas exciting ngayon yung pagbalik niya kasi alam niyang meron siyang girlfriend na nag-aantay. Kung noon ay mga ano pa pinuntahan niya doon, noon, baka babae din yung pinuntahan niya, hindi natin alam. Or baka travel lang. So, hindi natin alam. So, magsimula kayong kilalanan ng isa't isa at magsimula kayong imi-meet ang isa't isa in real life. So, mas okay, mas advisable yung unang afam ninyo ang pumunta sa Pinas kung kaya naman nila. Kung hindi naman sila binabawalan ng doktor na huwag pumunta dyan, ganon. Mas okay yon kasi ma-meet ka at ma-meet yung family mo at ikaw mismo sa sarili mo magkaroon ka ng idea kung anong ugali niya. Kasi sa mga afam nyo, once na makilala nyo yan in person, makasama nyo yan, lalabas yung ugali niyan at doon nyo ma-feel kung ano talaga ang totoong naramdaman nyo sa afam ninyo. Ganun yon. Kaya mas okay na mas unang pumunta si afam. So pag na-meet nyo ang isa't isa sa Pinas at totoong talagang in love kayo sa isa't isa, doon na magsimula. So magsimula na kayong pag-usapan kung ano bang gusto nyo to be magpakasal muna sa Pinas na bago kanya dalhin sa kanila or magpakasal kayo sa country nila. Kasi kung depende pag-usapan nyo mabuti best. Kasi lahat naman ng mga problema may solusyon. Kaya pag-usapan nyo mabuti. Katulad namin ng mister ko before, nung LDR pa kami.
Ang gusto ng Mr. Ko is yung pagpunta niya sa Pinas at yung pagpakasal namin ay isang isahan lang kasi hindi naman siya mapera para pabalik-balik. Saka may trabaho siya. So, wag sayangan yung oras na pagpunta niya dyan. Kasi nga, wala siyang time na pabalik-balik at higit sa lahat walang budget. Talagang prangkat eh, yung lola. So, at higit sa lahat, hindi na kami bata, best. Nasa 30s na ako at 40 si Mr. Ko. My husband is 15 years older than me. So, nasa tamang edad na kami. So, hindi na kami yung, ay, paalam mo na ako kay mama, wag ganun. So, wala kaming ganun. So, nasa tamang edad, kaya na namin magdesisyon. So, yun ang ginawa namin. Nagplano kami. So, after na, nagkasundo na kami sa plano. So, nag-process siya ng mga kailangan niya. Ganon din ako. Nag-process din ako. So, si Mr. Ko din nag-send sa akin ito yung mga needs mo. Ano din siya. Talagang lahat, kayong dalawa ang gagalaw. Pag gusto niyo maging successful sa LDR ninyo, sa mga plano ninyo, kayong dalawa ang gagalaw. So, ganon. Pag-usapan niyo, best. Ganon lang kasimple yun. So, first of all, mag-meet muna kayo. Para doon naman masiguro na talagang gusto nyo ang isa't isa. Pero kami ng Mr. Ko, lagi naman kami nagkita sa video call at nakita ko talaga na talagang interesado siya. Makikita nyo yung difference ng isang afam na seryoso talaga kaysa sa afam na parang naglalaro lang. Pag seryoso yung afam best, talagang nakakulang na lang kahit busy pa yan. Talagang may time pa rin yan sa'yo, best. Mahanap ng time yan. Ganon. Makikita mo talaga yung different. Talagang importante ka at talagang interesado sa'yo. Kaya pag nakita mo yung afam na ganon, ay talagang seryoso nga yan. At concern siya sa'yo at sa family mo. Kaya pag-usapan nyo mabuti, best. Lahat ng problema, may solusyon yan. So, pag-usapan nyo. Maraming salamat sa'yo, best. Simple lang naman yung problema mo dyan. Ganon. Dyan. Bisaya, gano. Magbasa muna ako ng mga comment dito, best. Shoutout kay Sister K's channel. Good day po, Ate Sally. Yes po. Ang seryosong afam, gawin lahat. Gawin niya lahat para mapasaya ka. Mapasaya ka lang. Thanks God. Masasabi ko kasi ang bait ng afam ko. At laging may surprise. Hopefully, waiting my K1 visa. We met already in Thailand. Thank you po and God bless, Ate Sally. Watching from Hong Kong. Shoutout sa you, best. And good luck sa you. We're happy for you. Sana tuloy-tuloy na yan. Ganon. Tuloy-tuloy mo lang. Kung ano ka na gusto ka na afam mo, tuloy-tuloy mo lang yan, best. Kay Sister Jera Avenido. Ate Sally, salamat sa pag-notice mo sa akin at sa mention mo. Nakun, nashock ako nang marinig ko ang name ko dito sa video. Ang saya ko po. Bisaya po ako from Bohol. Pinapanood ko po yung mga videos mo. Kahit 2 years ago, nais ko pong panoorin po lahat kasi ang laki ng tulong ng mga tips mo. Favorite ko din yung mga advice mo at higit sa lahat yung lagi mong binabanggit si God. At lagi kang magpapasalamat sa lahat ng mga vlog na napapanood ko. Sa lahat ng mga vlog na napapanood ko, ikaw lang ang paborito ko at pinaghahangaan. Ate Sally, nais ko pong mag-message sa'yo at manghingi ng advice. May afam din ako. Pwede bang magbisaya? Magbisaya ka na lang dyan, best, para mas malinaw yan. Ganun ba? Mas malinaw talaga. Tagalogin ko lang para sa iba. Pero magbisaya ka diha. Bisaya ang pukunda ko. Pwede bang magbisaya? Pero bago po ako mag-share sa'yo, mag-message si Sally, pwede pa ikot ng sing-sing mo? Kung pwede siya na ba ang afam ng dream come true ko? Dream come true ko po. Ilang beses na ako nabigo at nasaktan po, pero hindi ako nag-give up. At lagi ako nag-pray kay God. At patuloy pa rin ako naghanap. God bless you always and to your family. Maraming salamat sa iyo, best. Maraming salamat kasi sa Jera Avenido. Nawala yung sing-sing ko, best. Di ko alam kung saan na siya. Kasi minsan inaano rin niya ng mga anak ko. So, I'm not sure kung saan na yung sing-sing. Di ko siya mahanap. Pero isa lang masabi ko, best. Kung si Afa mo ay thank you Lord ang masabi mo, ituloy-tuloy mo lang yan. Just go with the flow and huwag masyadong magtiwala. Kasi anytime pwedeng magbago si Afa or either ikaw. Maraming salamat sa pag-share mo dyan, best. Inuubo pa talaga ang lola. Ganong factor talaga, best. Inuubo. Uso na kasi yan ngayon, best. Kasi winter na ngayon dito. Kay Sister Elosyon ni Lady Ka. Relate much po ako sa sender. Hindi ko pa sinasabi sa boyfriend ko yan. Inuunahan na niya ako na hindi niya ako papayagan na mag-work. Pag nag-asawa na kami at dalhin niya ako sa lugar nila. Pero sinabi ko may naanay akong sinusuportahan.
Sabi niya, magiging nanay ko na rin siya. Pero sagot ko, nakakahiya sa kanya. At isa pa, responsibilidad ko yun. Aba, nagalit ba naman? Trabaho ba o husband ang hanap mo? Ay, ganun talaga, te. Sagutin mo rin yun niya, best. So, sabihin mo sa kanya, I need both. Ganun. But if you can support my family, because I really have to support my family. So, hindi naman kailangan lahat ang income ay bibigay, pero you really have to support your family, especially kung kailangan talaga sa magulang mo at ayaw mo manghingi sa kanya. Dapat prangka kayo dyan. Kasi sa mga afam, lalo na kung hindi mapera yung afam nyo, stressful yung life nila. At kung sila pa ang gagasto sa inyo, naku, madagdagan yung stress nila, best. At lalo na pag, halimbawa, nahingi ka dahil para sa pamilya mo, or kaya minsan mahiya ka naman manghingi dyan, best. Kung alam mo naghirap-hirap na si afam, manghingi ka pa. Ang maisip mo ay naging pabigat ka sa afam mo. Kaya sabihin mo sa kanya yung dahilan kung bakit gusto mong magtrabaho. Ang mister ko, naintindihan niya yan. Kaya sa mister ko, sa simula pa lang, alam niyang ganyan ang gagawin ko. Kaya ayan, vlogs, yes, may mga afam na ayaw ka talaga mag-work. Sa bahay ka lang. Kasi iniisip nila, ikaw lang ang cargo nila. Kaya mahirap na mahingi sa kanila mag-work para wala silang masabi. Tama, best. Ang hirap ng ganon. Mahirap pag ano, yung afam ninyo ay hindi kayo magtrabaho. Pero pag nanghingi kayo dahil kailangan ng tulong, hirap. Pero ang hirap manghingi dahil ang sasabihin niyan, dami sasabihin niyan, best. Hindi matapos-tapos ang sasabihin ng isang afam kung mahingi ka dahil para sa family mo. Baka sabihin nila, may pamilya na tayo dito. Ano, baka ano pang sasabihin niyan. Marami pa ng afam na po, ang ibang afam dyan, nagsasalita ng kunti lang yung topic mo, pero yung sinasabi niya hanggang bukas, ganun, o hanggang ilang araw pa bago matapos, daming sinasabi. Ang hirap ng ganun. Kay Sister Jocelyn Layson, hello po si Sally, thank you sa pagbasa ng message ko at sa maganda mong advice. Sinabi ko na po ayoko na katambay. Siyempre po, nahiya ako masa sa kanya. Ang sagot niya po sa akin, hindi ko daw kailangan mag-work doon. Tulungan ko na lang daw po siya sa shop niya. Pati anak ko, turuan niya ng skills. Naguguluhan po ako, God bless po. Naguguluhan ka, best, kasi sabi mo, gusto mo magtrabaho, pero ayaw ni afam, tutulong ka lang daw niya. Ang hirap, best, what if, kunti lang yung income ni afam sa store niya, tapos hihingi ka pa. Pag-usapan niyo ngayon pa lang, kasi ang hirap na mayroon kang gusto at hindi gusto ni afam, meron siyang gusto na hindi mo gusto. Mahirap, ngayon pa lang pag-usapan niyo, para pagdating ng araw, okay na kayo. Ang hirap pa ngayon pa lang hindi kayo magkasundo. Tapos pag-usapan nyo yan mamaya na late na. Bakit late na, te? Gabi na. Late na dahil kasal na kayo. So, ang mangyari, kadalasan sa iba dyan, nag-annul o nag-divorce. Nag-divorce na bisayo, gudo. Nag-divorce. Kasi hindi nga talaga magkasundo. Lalo na pagdating sa pera. Ang daming na ganyan, best. Daming naghiwalay sa ganyan. Kailangan alam ng afam nyo ngayon na kung anong gusto nyo, anong pangarap nyo. Para mapag-usapan nyo ng mabuti, best. Ganon. Ayan, shoutout kay Sister Brenda Makuto. Sa totoo lang, kung hindi ka magtiyaga sa mga ka-dating site mo, kung lukso ka ng lukso, abutin ka na lang ng Biyernes Santo. Di mo mahanap si Real Afam. Meron namang afam dyan, naghahanap lang ng aliw at never yan mag-topic ng mga plano. Kung gusto nyo makakita ng afam, kusang dumikit yan kahit di mo pansinin. Pag makakita kayo ng ganyan, tiyagaan nyo, guys. At huwag nyong isali ang pera sa usapan. Baka mag-drama kayo dyan. Never, guys. Mautak yan sila. Tama. Yung mga afam din kasi mautak yan. Alam, marami na silang ideas. Marami na silang alam. Kay Sister Debay Hong Kong, mararamdaman mo rin, sis, if siya na ba talaga? Kahit yung pinaka-boring na mga text at call, hindi ka magsawa. Isang text mo lang, masagot agad, ginagalang ka niya. Ganon. Tama, best. Ginagalang kay sa afam nyo. Kay Geraldine, is to Kunin. Tinuod. Ay, naku, tinuod yun na. Hindi lang ikaw ang kachat niya. Marami silang chinachat niyan. Minsan, mahuhuli doon sa chat inbox. Sa inbox mo, kala mo sa iyo nag-chat, pero hindi pala sa iyo, sa iba pa lang nag-chat. Oh my God. So maraming afam ganun.
Marami afam. So, meron din ibang babae ganyan. Kung marami kang kinakausap, minsan nalilito ka na. Yung isend mo para sa kabila, napunta sa kabila. Ang hirap ng ganun. Balabalansi pag may time best. Ang hirap marong send. Narong send ka dun sa afam na matino. Ang hirap nun. Matino pa ng mga afam. Ayaw nila yung niloloko sila. Ganun. Kaya, ingatan nyo. Kung meron kayong afam na matino, ingatan nyo yan. Kasi ang hirap makahanap ng matinong afam. Kapan ang mukha ng afam ni Sandra, pati na naman ang anak, patusin. Naku, basura mo na yan, Sandra. Huwag mo na i-entertain yan. Kaloka, naku. Kalimutan mo na yan, Sandra. Maraming isda sa dagat. Hinilang siya ang afam sa mundo. Hanap ka ng iba na i-respect ka, pati anak mo. Tanggapin mo ng buo. Basura mo na yan, Sandra. Ganun. Tama, best. Yung mga afam na walang respeto sa inyo, basura niyo yan. So, good luck sa inyo lahat, mga besties. Stay safe, God bless.